Mga kapatid, patuloy muna tayo mga kapatid sa ating palutuntunan. Meron na tayong 5 minuto nakalipas sa ikapito ng umaga. So ang ating talakayan ngayon ay ang tunay na pagsamba, di ba? Kay palagi tayong tinulig sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta na kung merong mag-comment at saka merong mag-interact sa ating sa FB muna tayo ngayon nag-live. Okay, nag-processing pa yon ang ating live kanina sa YouTube. Kung mayroong mga comment, pwede rin po kayo mag-comment o mga katanungan. Lalo-lalo ating masaya po tayo kung mayroong mag-interact through call mga kapatid o magtawag sa atin sa ating linya po mga kapatid, 0946-404-6868. Yun ang ating contact number mga kapatid. Mas maganda kung mayroong mag-interact sa ating YouTube, sa ating pagla-live, sa ating pagtalakay ngayong umaga, patungkol sa ating munang tingnan kung mayroon ba tayong ma-view ba natin ang ating wala man dito radio, naka-live na ba yun radio? Naka-live na? Mayroon ng live no? Wala pa man dito ang makita natin, di man makita dito ang ating live no? Sa ating isang cellphone para po natin ma-comfortable po natin na ma-acknowledge yung mag- comment, no? Mayroong comment. Bago kayo magpatuloy mga kapatid, atin munang i-greet ng isang happy birthday ang ating pamangkin na happy birthday ni King o si Santander Domingo. Yun ang kaniyang family name, ha? Si nag birthday ngayong araw. Kararawan niya ngayong araw si Maricar Santander Santo Domingo. So happy birthday. Yung nickname niya is King. So si Maricar po. Naka-live na yun, radio, no? Okay, hindi natin ma-view dito. Nandyan sa akin, wala naman. So, patuloy tayo mga kapatid. Bakit? Sige lang. Dito na lang natin pag mayroong mag-view, ating mag-comment, ating basahin mamaya. So, ngayon mga kapatid, ating talakayin, ano po ba ang tunay na pagsamba? Sa amin sa mga Katoliko ay may dalawa. Yung una, yung adoration. Kung sa Latin, is latria, yung pagsamba sa tunay na Diyos. Yun ang aming pagsamba tuwing Linggo o yung mga dilimas namin, yung Holy Eucharist, di ba? So, yun ang tunay na pagsamba. Pangalawa, yung veneration, yung pagrespeto namin, pagpupuri namin sa mga banal na mga tao, yung naging santo, naging banal na tao. Ating respetuhin. So, kung tingnan natin mga kapatid, mabasa man yun sa Biblia yung adoration, Exodo 20, Kapitulo 20, versikulo hanggang 2, na ang tunay lamang na Diyos ang sambahin. Di ba? So, Deuteronomy 6:3, 2 Chronicles chapter 29, verse 29. Yun ang sa panahon na tinukso ang ating Panginoong Yesus na ni Satanas. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa kang Satanas sa Mateo 4:10, sambahin mo ang Panginoong Diyos, di ba? Pero kung tingnan natin sa lumang tipan mga kapatid, ang mga kapatid natin sa ancient times, meron na silang pagsamba, meron na silang pagsamba na kung tingnan natin ang Holy Eucharist, ating tingnan mga kapatid ang Holy Eucharist, no? Mass is the celebration of the Holy Eucharist or the Lord's Supper. 1 Corinthians chapter 11
verse 20 o kaya sa John, Luke chapter 20 verses 19 to 23. Holy Mass in the New Testament is called breaking the bread of the bread, di ba? Pero bago mga kapatid, kaya sa ating mga kapatid sa iba't ibang masikta, ang ilang pagsamba, may speaking of Holy Eucharist, mayroon nga unang part mga kapatid, there, mayroong dalawang part sa amin, ang Holy Mass. Ang unang part mga kapatid, yung Liturgy of the Word, mga liturya po sa salita ng Diyos. So, mayroong first reading, then Salmo o Awit, at saka second reading, bago ang basahin ang gospel ng aming magkaparian. Tapos, yun na ang liturya, pangalawang part, yun ang liturya ng Holy Eucharist. Yun ang nangyari sa panahon pa sa mga apostoles, mga kapatid, sa Acts chapter 20 verse 7, na si St. Paul ay nagbasa ng mga nangangaral po siya sa salita ng Diyos hanggang tungang ating gabi, at saka mimisa siya o nag-celebrate siya yung tinatawag natin breaking of the bread. Kung ating basahin muna mga kapatid ang Acts chapter. So, dalawang parte sa ang tunay na pagsamba, yung pagsagawa ng santo, yun kung tinatawag natin na Holy Mass. Kung basahin muna natin, may dalawang parte sa naganap sa panahon sa mga apostoles. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkakatipon upang ganapin ang pagpapira-piraso o yung breaking of the bread ng tinapay. Ano po ba ang mas mga kapatid is in the New Testament is called breaking the bread according to the Webster's Dictionary. At si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis siya sa kinabukasan. So, maliban may pagpira-piraso nilang yung tinapay, yung banal na hapunan, panahon sa banal na hapunan, at nangaral, nagbasa po siya, kung basahin natin hanggang sa talata 12 mga kapatid, patunayan natin na tapos si San Pablo ay nagpira-piraso ng tinapay, yung breaking the bread, Mass in the New Testament is called in breaking the bread, mayroon pa siyang nangaral pa siya ng salita ng Diyos. So, dalawang parte, liturgy of the word, liturya po ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung liturya sa Holy Eucharist, yung pagpira-piraso ng tinapay. Yun tinatawag na banal na hapunan o Santos ng Misa o Holy Mass. Pero kung tingnan natin ang utos ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol, bago siya yung Holy Thursday namin magkapid, bago siya nagbuhat ng cross patungong Kalbaryo, punta ng Kalbaryo, mayroon na pang isinagawa na banal na hapunan kasama ang mga apostol. Kung tingnan natin ang Luke chapter 22 verses 19 to 20, diba? Mayroong naganap na banal na hapunan. Pero wala, yun na ang Holy Eucharist. Pero wala yung makita natin na mayroon silang mga liturgy. Mayroon bang para sa atin, mayroon tayong entrance hymn. Tapos, diba? Then, hanggang na natapos ang naturang pagsamba. Pero kung tingnan natin sa lumang tipan mga kapatid, sa Second Chronicles, atin mo nang basahin mga kapatid ang Second Chronicles. Kaya para sa ating mga kapatid sa iba't ibang masikta, ang kanilang pagsamba is parang nagkonserto, lalo-lalo na ating mga kapatid na maborn again. Wala silang altar, so mabasa natin sa ikalawang hari, 1822 na pag magsamba po tayo, magdasal po tayo sa harapan ng altar. So ang altar mayroong mga ribulto. Kung tingnan natin ang templo ng Diyos, mayroong mga ribulto sa mabasa natin sa
Second Chronicles chapter 3 verses 7 hanggang 10, 'di ba? Yung talo po templo na itinayo ni Propeta Solomon, may panglagyan niya ng mga rebolto o larawan ng mga banal. So, yun ay nandyan sa altar, nandyan sa ceiling, nandyan sa walling, at saka sa entrance. Kaya yun ang lugar na banal na lugar. Yun ang mabasa natin sa 2 Chronicles chapter 3 verses 7 hanggang 10. So, ang templo ng Diyos mayroong altar. Pero sa kanila, walang altar eh. Kung tingnan natin dito sa mga born again, ang kanilang bahay, sambahan, mayroon bang altar? Hindi. Yun, matuturin natin altar. Ang dating yun is stage, mga kapatid, entablado. Di ba? At saka mag-concert po sila, mga kapatid, kumplito sila ng mga instrumento. Saan po ba natin mababasa sa Biblia na sa tuwing mingin, sabi ang Diyos, sa tuwing na kayo magsamba, sa tuwing na kayo magsamba sa akin, mag-concerto po kayo. Wala. Ang sugo, ang utos ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga apostol, yung Holy Eucharist. Gawin ninyo, di ba? So bago tayo ati sa basahin ang Lucas 22, ha, mga kapatid, bago tayo basahin natin ang 2 Chronicles chapter 22 verses 28 hanggang 32 o 32. Ating basahin muna ang Luke 22:19-23. Kung ating basahin, mga kapatid, para po tayo, bago tayo ating masayin ang sa, bago tayo patungo sa Lumang Tipan, sa Old Testament. Kung basahin natin sa 19, at dumampot siya ng tinapay, na at matapos, nakalimutan natin, sandali lang, baka may, nandito ang ating ikalawang, wala natin madala yung ikalawa nating mata. Kung ating basahin, ating eyeglass, mga kapatid, ha? Dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpipira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. So, ang utos, gawin nyo bilang pag-aalala sa akin. So, utos ng ating Panginoon. So, wala naman natin mabasa na ang mga apostol ay nag-awitan pa o nagkantahan pa, mayroong liturhiya pa. Kung tingnan natin, Leo, Mass is the celebration of the Holy Eucharist. Pero bakit mayroon tayong mga liturhiya? Mayroon tayong mga awit o nga para sa Panginoon? Kung tingnan natin ang, dito tayo sa Tagalog, nasalin, mga kapatid, sa 2 Chronicles chapter 22 verses 28 hanggang 32, mga kapatid, ating basahin ang naturang sitas, ha? Para po tayo maunawaan sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta. Ating basahin muna, kapatid. Sandali lang. Ulang naman ito, mga kapatid, ha? 29 pala, mga kapatid, 29. Ito tayo sa Kapitulo 29, mga kapatid, ating basahin. Versikulo 28 hanggang 32. Ating basahin, mga kapatid, ang naturang sitas. Ano po ba ang ating mabasa? Ang buong kapulungan naman ay nagpuri habang umaawit ang mga mag-aawit. So, mayroong choir, mga kapatid, sa ilang liturhiya sa ating mga kapatid sa Lumang Tipan. Di ba? Mayroong nag-awit ng mga
mag-aawit, di ba? Sandali lang, kay balikan natin ang versikulo 28. Pores habang umaawit ang mga mag-awit at tumutugtog ang mga manunugtog. So mayroong manunugtog pala. Tumutugtog ang mga manunugtog. Hindi sila tumitigil hanggang hindi natapos ang paghahandog. Meron silang pa nagawang sinagawang paghandog. Pagkatapos, ang hari naman at ang kanyang mga kasama ang nagpatirapa at sumamba. 30. Inutos ni Ezekias yung isang propeta at ng mga pinunong kasama niya sa mga Levita na awitin kay Yahweh. Awitin kay Yahweh ang mga awit at pagpuring likha ni Haring David at ang tagapayo niyang si Asad. Buong galak na ginawa nila ito. Pagkatapos sila naman ang nagpatirapa at sumamba. Wala po tayong eyeglass, mga kapatid. Nakalimutan natin. Hindi po tayo kuhan siguro, Brajo. Nandun lang sa ating kuhan lagi. Ilan, salamat kayo, Brajo. So, ating basahin. Patuloy natin basahin. 31 po, mga kapatid, 31. Dahil dito'y sinabi ni Ezekias, inaitalaga na ninyo ngayon ang inyong sarili kay Yahweh. So, tuwing pagsamba, ang ating itilaga ang ating sarili, sabi ni Propeta Ezekias. Lumapit na kayo at dalhin sa templo ang inyong mga handog na pasasalamat kay Yahweh. Lahat ng ay nagdala ng mga handog ng pasasalamat at handog na susunugin pawang mga kasangloob nilang handog. 32. Ang mga handog na susunugin para kay Yahweh ay umabot sa 70 turo, 100 lalaking tupa at 200 kordero. Ang itinalagang paghahandog ay umabot sa 760 turo at 300 tupa. Ngunit ilan ang mga saserdote. So, meron silang paghandog, mga kapatid, pero sa tuwing silang pagsamba. Oh. Pero, hindi yun napatuloy ang ilang kanilang paghandog. Kaya ang ginamit na sa paghandog, nagsusunog sila po ng mga hayop, mga kapatid. Yung baka, kambing, di ba? Yung mga karnero o kordero, ang ginamit nilang halan. Pero, may hula si Propeta Malakias, mga kapatid, sa Malakias 1:11 na hindi yun nagpatuloy ang kanilang mga halad, yung mga handog nila. Pero ang nagpatuloy, sabi ni Malakias, kung ating basahin, na mula sa pagsilang po ng araw hanggang sa hindi na lang natin basahin sa hanggang sa ano po ba sa Tagalog? Ating basahin muna, mga kapatid. Ano po ba sa Tagalog? Pagsalop, Radyo? Ha? Araw? Adlaw? Atin na lang basahin sa Malak 1:11, mga kapatid, ha? Kaya para po natin, basta ang mabasa yon
mula sa pag silang ng araw hanggang sa pag dito tayo sa 11. Ang aking pangalan ay ipinagagalang kasal ng lahat ng bansa. Nagsunog sila ng kamangyang at nag-aalay ng malilinis na handog sa aking pangalan. So, mayroon ng handog na malinis na paghandog. Wala na napatuloy roon itong mga handog nilang mga tupa, kambing, at saka baka, di ba? Ang kanilang handog ay ang mayroon ng binanggit sa Malakay 1:11 na malinis na ang handog, ang kanyang pangalan, ang malinis na pangalan sa ibang salin, ang banal na handog. Kung tingnan natin, hindi yun napatuloy, sabi ni San Pablo sa Hebrehanon. Sa Hebrehanon 10:4-5, mga kapatid, hindi na napatuloy ang kanilang isinagawa na paghandog ginamit ang mga hayop, mga kapatid. Kaya sabi ni San Pablo sa sulat niya sa Hebrehanon 10:4-5, ating basahin mga kapatid, na yung naturang paghandog ay walang kabuluhan. Kung ating basahin muna mga kapatid ang 10:4-5 sa Hebreo, ating muna basahin mga kapatid. So na nandyan pa rin, nanatili ang kanilang mga liturya, pag-awit ng mga alawiton para sa Ginoo, para sa Panginoong Diyos, at pagsamba, ang ating sarili, ating handog, at ang patugtog ng mga tulunggon, mayroong mga mag-awit, so mayroong mga choir, so mayroong liturya, di ba? Pero ang hindi nagpatuloy yung kanilang handog. Ating masahin ang Hebrehanon 10:11. Kay ang ating mga kapatid sa ibang mga sekta, ang ilang pagsamba hanggang sa liturhiya lang po sila ng salita ng Diyos, Liturgy of the Word, wala na po silang Holy Eucharist, di ba? Basa lang ng Biblia, tapos mangaral ang pastor, magtuturo ang pastor, tapos yan na, wala na. Awit naman sila, mag-awit na lang, di ba? Wala silang Liturgy of the Word na yun ang utos ng ating Panginoon bago siya na ipako sa krus. Ating basahin ang Hebrehanon 10:4-5, mga kapatid. Ito po ang ating mabasa. Sapagkat ang dugo ng mga turo at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan. Mabasa natin dito is manaog. Bumaba dito sa sanlibutan. Sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Di ba? So, ang mga handog ng mga kambing, tupa, ay hindi siya po ang makalilinis ng mga kasalanan, ang kanilang dugo ng mga hayop. So, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, ang hain ng handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan. So, malinaw na mayroong handog na isang katawan. Ang aking katawan upang maging hain. So, kung ating basahin ang science, hindi mo kinakalugdan ang mga handog na susunogin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, o Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban. So, mayroong katawan na binanggit na isang
malinis o banal na handog. So, ano po ba ang katawan na binanggit? Nga para po nating para po mapalitan yung handog sa lumang tipan sa kanilang pagsamba na mga hayop. Mayroong katawan, hindi naman nagpatuloy. Sabi ni Malakias 1:11, hindi nagpatuloy yon. Mayroong banal na handog ang binanggit ni Prophet Malakay. So, kinumpirma po ni San Pablo, Hebreanon 10:4-5, na ang yung mga dugo ng mga hayop ay hindi yon makalilinis ng mga kasalanan. So, mayroong handog na banal na katawan. So, ano po ba yung handog na banal na katawan para po may handog sa ating pagsamba? Yun ang Holy Eucharist, mga kapatid, ang kinonfirm ni Jesus sa ating Panginoong Hesus sa Last Supper. Kung ating balikan, pagbasa ang Luke chapter 22 verses 19 hanggang 22, mga kapatid. Ating basahin mo ba? Ating basahin, mga kapatid, ulit, ha? At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat. Oh, yung Eucharist is Thanksgiving. Magpasalamat, Eucharistia sa mga kapatid. Kung tingnan natin, atin mo ng ang iba natin, mga kapatid, sa iba't ibang mga sikta, wala po silang banal na Holy Mass, di ba? Eucharistia sa Greek, Thanksgiving, o Mass, English, o Masa, ba, tinapay. So, yun, mga kapatid, nga mabasa natin sa 1 Corinto 11:77. Ang natura sa, kung ang natura nga sita sa mga kapatid. Niya, ang Holy Eucharist, the soul of the church. Ang Holy Ghost is the soul of the church. Ang Holy Eucharist, mga kapatid, is heart of the church. So, siya po ang heart of the church. Yun ang aming pananampalataya. So, patuloy natin basahin, mga kapatid. Kung basahin natin ang Gospel po ni St. Luke 22:19 hanggang 22, mga kapatid, yun ang ating mabasa na pagtatag ng ating Panginoon ng Holy Eucharist o Banal na Punan o Santos na Misa o Holy Mass. At umampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpiraso at ibinigay sa kanila. Binigyan niya ang mga apostol. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. So, ang binanggit na katawan sa Hebreanon 10:4-15 na handog, banal na handog na isang katawan, kinonfirm ng ating Panginoon ang kanyang katawan, sariling katawan. Di ba? Sariling niyang katawan. At saka sa gayon din naman, dinampot niya ang saro. Pagkatapos, maghapunan at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. So, yon ang Holy Eucharist, mga kapatid. So, ang handog sa mga hayop, hindi na yon nagpatuloy. Pinalitan ng banal na katawan, bilang handog ng Panginoon, ang sariling katawan ng ating Panginoong Hesus, yun ang Holy Eucharist. Di ba? Pero nagpatuloy ang mga liturhiya, mga kapatid, may pag-aawit sa mga aliwiton po para sa Panginoon. May awit ang mga mag-awit, so mayroong choir, mayroong mga tulunggon, mga instrumento, ang sarili natin, ang ating handog sa Panginoon, hanggang natapos yun ang naturang pagsamba. So, yun ang tunay na pagsamba, mga kapatid. Eh para sa kanila, kayo mga Katoliko, nagsamba ng mga ribulto, ang dami ng mga ribulto sa ating bahay, sa ating altar, di ba? Hindi na tayo kailangan pumunta sa katedral o sa bahay-sambahan, saan tayo nabilong, saan po tayo na parokya, di ba?
Diyan na lang sa ating bahay, pero yun ang tunay na pagsamba na may tuturing nating tinatawag nating Holy Eucharist, mga kapatid. So, wala po tayong mabasa. Kung ating basahin muna, mga kapatid, ating tingnan muna ang ating... Wala, hindi na akin ma-view dito sa akin ng sandali lang, ha? Kay ating tingnan para po natin ma-view ang isang cellphone para ma-acknowledge po natin. Niya, merong ang daming, mga more than 200 po ang nag-friend request sa akin, mga kapatid. Humingi po ako ng pamanin na hindi pa ako maka-accept dahil hindi na po pwede. Limited lang po ang maging friend. Huh? Natatag na dito is 5,000 hanggang 5,000 lang po ang pwede po tayo mag-accept ng friend request. So, humingi po na ako ng pamanin ang lahat ng nag-friend request sa atin. Pero hindi. Ating siguro... tingnan natin ating mga friend o yung mga active, yung tuan. Atin mo nang i-delete ang iba para po natin ma-priority yung nag-friend request na active na magtanong sa atin sa panahon sa ating discussion. Ha? Mga hungi muna ako ng pamanin kaya hindi po ako maka-accept kay nagtatak na yung 5,000 ating friend. So, humingi ako ng pamanin. So, ito yun mga kapatid na atin mo nang, hindi po ako maka-view, bakit? Sa, ano po, para mabasa natin ang, ano, bago tayo, patuloy muna tayo patunay mga kapatid sa totoong tunay na pagsamba sa Diyos. Ha? Sabi natin earlier na dalawa ang ating klaseng pagsamba, yung tinatawag nating adoration, at saka, yung pagsamba natin sa tunay na Diyos at ang alawa, yung adoration. Ang pagsamba natin sa ang pagrespeto natin o pagpupuri natin sa mga taong banal, naging banal. So, yun mga kapatid. Mamaya na lang. Dito na lang natin basahin sa ating pag-live. So, malinaw na mga kapatid na ang ating Panginoong Yesus ang nagsabi nga ang banal na handog ang sarili niyang katawan. Hindi yon may tuturing natin isang simbolikal na katawan, mga kapatid. Kung basahin natin ang chapter 6 sa Luke, basahin natin ang chapter 6 sa Luke 50 hanggang chapter 6, ha? 50 hanggang 58, mga kapatid, ating basahin. Letra por letra na inamin ng ating Panginoon. Kung ating basahin, mga kapatid, ha? Sa, bakit po, King James Version pala ito, mga kapatid, mayroong, ang King James Version, yun ang mga kapatid, kaya ang King James Version sa San Juan pala mga kapatid, ha? San Juan, kinonfirm yun ng ating Panginoong Hesus na ang naturang katawan ang sarili niyang katawan, ha? Hindi yun simbolikal. Ating basahin muna kapatid ang Luke, ang John chapter 6 verses 50 hanggang 58. Ating basahin, ha? Para mapatunay natin na hindi yun isang simbolikal, ha? Letra for letra, word for word, na sinabi ng ating Panginoong Jesus na ang katawan na yun, hindi yun simbolikal ng bilang isang tinapay, hindi ang sarili niyang katawan, ha? Direct to the point. Hmm? Wala nang iba pang kahulugan, iba pang ano yon sa kwan? Meron pang ibang salin, no? Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. So mayroong pagkain na mula sa langit. Ano po ba ang pagkain na mula sa langit? Nga kung tayo ay kakain ay hindi mamatay.
Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. So, direct to the point na sabi na itong Panginoon, ako ang pagkain bumaba na mula sa langit. Di ba? Hindi yun simbolikal, mga kapatid. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. Ang aking ang at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. So, sinabi ng ating Panginoon direct to the point na ang ibibigay ng pagkain ng magbibigay ng buhay na walang hanggan ang aking laman, ang aking katawan. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Oh, pag hindi kayo maniniwala, mga kapatid, parang mga Hudyo na rin kayo ang sinunod ninyo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya, pero ang mga apostol hindi na nagtanong. Tinanggap nila sa kanyang kalooban ang sabi ng ating Panginoon. Walang beyond reasonable doubt, di ba? Pero kung tingnan natin ang mga Hudyo, mga Sabbath keeper, nagtanong. Na mangha po sila sa sabi ng ating Panginoon, hindi sila kayang paniniwalaan ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Tanong nila, kaya sinabi nila ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo makakaroon ng buhay. Yun ang sagot ng ating Panginoon Jesus. Na ang kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo makakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman. Sus, maliwanag mga kapatid, nasabi ng ating Panginoon, hindi siya nagsabi nga ang kumakain ng tinapay na simbolo ng aking laman, hindi. Diba? Ang sabi niya, ang kumakain ng aking laman ay at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli kasiyang bubuhayin sa huling araw. 55 mga kapatid, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Yun ang ibig sabihin sa communion. Nandito sa atin ang Panginoong Hesus at nandiyan tayo sa Panginoong Hesus. Yun ang communion. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin. Wala, kumain sa akin na, direct na. Direct kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang namatay sila bagamat kumain niyo. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y magtuturo sa sinaguga sa Kapernaum. So, malinaw mga kapatid na direct to the point na sabi ng ating Panginoon, ito ang aking laman. Hindi siya, kung para sa kanila, kung tinapay na galing sa langit, mula sa langit, wala namang bikiri doon sa langit, di ba? Mayroon bang bikiri doon sa langit? So, bago tayo magtapos ng katid, ating munang basahin
Sandali lang, kay hindi natin ma-view dito. At least ang atin mo nang basahin ang naka-view, mga kapatid, ha? Magandang umaga, Bro Risty Valios, sa Southern Leyte. Kapatid natin to sa kapan natin, kapatid, sa CFD. Nars Colon, ating younger sisters dyan sa Luciana, USA. Pa-please ko po pag-view ng aking YouTube channel, Inday, ha? Rini, Rini, Nemo, Babur, no? Radyo, no? Happy watching. Remart Bardulio, at saka Risty, Richie Lechano. O si Klay-Klay pala. Yan sa Sinakaban, sa St. Joseph Ares sa Sinakaban. So yun, mga kapatid, ang ating pagpapatunay na yun ang totoong tunay na pagsamba sa Diyos, ang pag-aatin po natin sa Holy Mass kon Banal na Hapunan kon Holy Eucharist, ha? So, mayroong mga liturya sa Lumang Tipan nating nabasa, pero ang nagpatuloy, hindi nagpatuloy yung ilang kanilang handog na mga hayop, kaya hindi yun makalinis ng mga kasalanan. Mayroong binanggit, nahula po ni Prophet Malachi o noon si na ang pangalan po ng ating Panginoon, isang banal na pangalan. Tapos, pinatunayan ni San Pablo sa Hebreanon 10:4-5 na ang naturang banal na handog, isang katawan, isang banal na katawan, at inamin ng ating Panginoon Jesus na ang banal na katawan ang sarili niyang laman, di ba? Sa San Juan 6:50-58, mga kapatid, para natin mga Katoliko, bago tayo mag-extro, hindi lahat ng panahon na ano po tayo mga kapatid sa amin sa yung ibig sabihin na hindi sa lahat ng panahon na pwede tayo kain sa naturang laman yung Holy Eucharist o yung Blessed Sacrament. Kaya sabi ni San Pablo sa Unang Korinto 11:26-27, hindi po tayo lahat ng panahon entitled po tayo na tumanggap sa naturang body of Christ, yung Holy Eucharist. Yun ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verses 26-28. 25 muna tayo. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, nagmimisa po si San Pablo nito. Ang sarong ito ang hangbagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong yung bino, wine, ito ay ipinaghahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya, yung pagbalik ng ating Panginoon. 27, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom ng saro sa Panginoon, ng Panginoon, nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So malinaw mga kapatid na ang hindi tayo hindi lahat ng panahon ay nararapat tayong tumanggap sa naturang laman ng ating Panginoong Hesus, yung Holy Eucharist. Kailangan tayo nga sa ating conscience, ha? So yun mga kapatid, hindi lahat ng panahon nga entitled po tayo tumanggap na sa naturang Blessed Sacrament. Kailangan po tayo magsisimula sa ating kasalanan, lalong-lalo na yung mortal na sala. Kay sabi ni San Pablo, ang hindi nararapat kumain ng katawan at uminom sa kanyang dugo ng saro, yung bino. Hindi nagsabi San Pablo na kasala ka batok sa tinapay at sa saro.
ang sabi ni San Pablo, nakasala ka sa laman at sa dugo ng ating Panginoong Jesus. O yung ordinaryo lang na tinapay, bakit po tayo makasala kung kumakain tayo ng tinapay na ordinaryo? Na meron tayong, hindi tayo nararapat, di ba? So, malinaw na ulinaw na ang pinatoy na yung San Pablo, na ang ating tananggap sa tuwing tayo ay magsamba, tananggap natin ang tunay na real flesh and real blood ng ating Panginoong Jesus. Wala na po tayong oras na pagpatuloy. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa radyo, sa TV, Channel 8 and Chapel Products, sa lalo-lalo na sa ating mga kapatid sa FB. Live po tayo sa FB. Maraming salamat. Salamat. Maramit naman. Ating partner, Master's Control, si kapatid na Jube Robanti, ating chief tech, kapatid na Junie Jan Pevairan, ating production head, kapatid na Manuel Rogelio Jr., at saka ating chief executive officer, Reverend Father Darryl Rosales, diyan sa St. Joseph Parish in Agaban, at lalo lang sa ating station manager, walang ibang ating pinakamahal na Archbishop, Archbishop Martin Sarmiento Humanyo. Kapatid, inyong lingkod, Radyo Tata Orsal, maraming salamat. Once again, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Pagbalain kayo ng may kapal. God bless us all.